programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang droga o droga na hindi angkop sa mga bata. Maligayang pabalik sa top-rated show na pinamagatang MMK. Mababasa mo korte na kung saan ay magbabasa ako ng mga kwentong may mga aral at may kabuluhan sa panahon ngayon. At kanina, meron ako natanggap na kwento at ito ay pinamagatang Hallucinogens. Basahin mo na, patagal pa eh. O ito na, babasahin ko na. Dear Korte, angas ko, no? Perdi ako ganyan. Ako nga pala si Rian Joseph Amarganda. Isa pala akong addict o drug user. Hindi ko naman sinasadya. Para mas maintindihan, ako ay LSD user o lysergic acid diethylamide. Hindi naging madali ang pinagdaanan ko, pero nasubukan ko rin namang malagpasan ito. Teka lang! Sino yan? O ano, gusto mo magsugal? Sinong kalaban? Tayo-tayo lang. Ah, sige, teka lang. Joseph, gising na. Di ba may pasok ka pa? At saka kailangan ko ng ano, alam mo na. Tiyang, wala na akong pera, tiyang. Aba, sumasagot ka na? Palamunin lang kita dito, ah. Wala na akong pera, tiyang. Kulang pa nga sa mga prati ko yun, eh. Aba, nag-aaral ka? Sige, ano nga pinakamataas mo? 97 po. 97? Sige na, bigyan mo na ako. Wala na akong pera, tiyang, eh. Oh. Sus, magbibigay ka rin pala. Kakairita talaga yung batang yun, magbibigay rin naman pala. Hindi ko pa inaakala na sa araw na iyon ay... ay... Nako, Korte! Uy, tayo! Uy! Tayo! 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 Hindi ko po inaakala na sa araw na ito ay makikita ko pa nakakapagpabuo ng araw ko. Si Tyson. Saan? Pinarasin. Marami akong gagawin eh. May gagawin doon, may kainan. Sige, sama ko. Parin na pala yun, ah. Ano to? Oh, sabog ka na naman. Ano yan, pre? Hey, pre, ay. Ano, gamot na ito. Mapakay na. Ipong baliw yan, eh. Ha? Ano, gusto ko lang matry.
Tanga, normal ka. Tangan mo ako sinampal ko eh. Oh, sabog ka na naman eh. Nauwi na nga ako. Uy, uy, uy! Teka na ako, matalis ka na. Eh, tamo, sabog na yan eh. Gusto mo? Subukan mo lang. Ayaw ko. Dyan lang to. Sure yan. Walang effect yan. Sure ka ba dyan, pre? Walang effect yan. Natry ko na yan. Sure ka dito ah. Oo. Buka muna. Anong pakiramdam mo? Ayun. Okay lang yan. So, umpisa lang yan. Nay! Nay! Ano? Mag-aaral ako, Nay. Gusto kong makabalik sa pag-aaral ko. Ay! Tigilan mo nga ako! Nay! Nay! Mag-aaral ako, Nay. Para din naman to sa kinabubatan. Di ba nag-usap na nga tayo? Nay, gusto kong mag-aaral, Nay. Tigilan mo na ako. Isa! Nay! Ano ba, Kelly? Mag-aaral ako, Nay. Di ba sinabi ko nga sa'yo hindi pwede? Hindi ka ba nakakaintindi? Ay, ako na eh. Hindi ka ba nakakaintindi ng ayoko? Naintindihan mo? Di ba sinabi ko lang? Hindi ka na eh! Di ba hindi na? Tita! Tita, tama na yan! Tita! Tama na yan, Tita! Sumusobra na yan! Di ba sinabi ko? Tita, tama na, Tita! Di ba? Tama na! Ay iba-iba na ang aking nararamdaman. Nagkasakit ako ng malala. Napakataas ng lagnat ko. Pero sa panahon yun, ay akala ko ay maalagaan at mapapansin na ako ng aking iyak. Pero hindi. Ang aking mga kapatid lamang ang nag-alaga sa akin. Kalat na naman to. Ito. Ano to, Chang? Saan mo to nakita? Ba't di mo sinabi na pinsan ko pala si Russell? Aba, pamangkin lang kita. Hindi lahat kailangan mo malaman. Yung mga grado mo nga sa eskwela, ang bumababa na eh. Paano di bababa, Chang? Lahat din ang pang prodi ko ginagamit mo dito, ha? Pamili ka. Yung anak mong adik o akong bumubay sa'yo? Adik si Russell? Huwag mo ibayin yung sapan. Mamili ka. Hindi ko maisip na iba ang pinili ni nanay. At doon, nagkagulo-gulo na ang lahat.
Pinapaabot ng aking pinsan na si Kelly ang kanyang suklay. Pero sa hindi inaasahan, pumasok sa aking isipan na suklay ang aming kutsilyo. At nabigla na lamang ako at nasaksak ko siya at siya ay namatay. Isang araw ay nakatambay kami sa isang lugar na kung saan ay nakita kami ng isang pulis at sinusubukan kaming hulihin. Pero sa sobrang taranta ko at pagkabalisa, tinula ko ang pulis at sinubukan namin makatakas dito. Pare, pulis o. Pulis yan. Ano yung pinatid? Huwag na. Ilang araw, mga kaibigan. Kayo po ba si Rian Joseph? Oo nga. Gracias, Kevin. Awa ka. Inuwi ko kayo sa pagsalang pagpatay kay Kelly Avila at ang pag... gamit ng masamang droga. Dahil inaabuso niya ito. Sinubong ka na kayong tiya, Shaira Buñuel. Tara na. Tara na. Ikaw yun! Pero sa bandang huli ay kami ay nabigo at nahuli rin kami ng pulis at nakulong ng ilang taon. Maligayang pagbabalik sa Top Rated Show na pinamagatang Mababasa Mo, Korte. At ngayon nandito ang ating special guest at siya rin ang nagsulat ng kwento sa araw na ito, Rian Joseph Amorganda. Ito po. Sa panahon ngayon, may tatanong lang ako sa iyo. Dahil sa sobrang daming taong gumagamit ng droga, ano palang ma-advise mo sa kanila para matigil na nila ito dahil marami silang problema? Simple lang naman, Korte. Sa lahat-lahat ng taong gumagamit ng kahit anong droga, tigil nyo na. Dahil sa buhay ngayon, hindi mo malalaman kung ano ang mangyayari ngayon o bukas. Sa buhay ay kailangan magkaintindihan kayo ng inyong pamilya para sa kahit anong pagsubok ay malampasan mo ito at makaalis ka sa dagok na iyon. At meron pa akong isang katanungan. Dahil ikaw ang pinakasikat na tao sa social media, ano pala ang nangyari sa iyo sa loob ng kulungan? Nasa lahat ng nagawa ko, ito ang naging dahilan kung bakit sumikat ako. Nakapag-advise ako sa mga tao at ako na ang pinakasigat na YouTuber ngayon. Diba? So, ayun nga po, no? Sa lahat ng adik dyan, magtigil na kayo. Kasi walang mangyayari sa inyong kalusugan kundi masama lang. Adik, out! Subscriber mo na ako, par! Isa na naman pong istorya ang nasiwalat sa ating palabas ngayon. At sa susunod na ating programa, marami pa tayong makikita magandang mga aral sa mga iba't ibang taong magsusulat sa atin. Dito lang sa Mababasa Mo, Korte! So tayo! Nang alin? Daddy finger, where?